Good afternoon, friends. Once again, this is Brother Alvin Gitamundok, a Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, to share to you a very important topic this afternoon. You can see my live stream and read the topic, The Pillar and the Foundation of Truth, which is written in 1 Timothy chapter 3, verse 15, refers to the Roman Catholic Church, the true church founded by Christ in Matthew 16, 18, 19, and this could be proven in the biblical Greek words involved inside the verse itself in 1 Timothy 3:15, and also with due interpretation in the context of the whole New Testament. So we will now study this verse. And by the way, according to the non-Catholics and Protestant brothers of ours, they claim that the Bible is the foundation and the pillar of truth. No, that is not written in 1 Timothy chapter 3, verse 15. So let us read 1 Timothy chapter 3, verse 15. Let's just include verse 16, the context. I have heard the layman's parallel New Testament. Comparing four popular translations and parallel columns, we have here in this book the King James Version of the New Testament, the Amplified New Testament, the Living New Testament, and the Revised Standard Version or RSV. 1 Timothy chapter 3, verse 15 to 16, reads as follows. We can read here in the King James Version, But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. So the house of God here is a subject. And then this is the church of the living God, the house of God. The church of God, comma, the pillar and the ground of the truth, King James Version. So the pillar and ground of truth refers to the church here or the house of God. 1 Timothy chapter 3, verse 15. Verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, and received up into glory. The New Testament Amplified Bible Version reads, 1 Timothy 3:15-16, If I am detained, you may know how people ought to conduct themselves in the household of God. So the subject here is the household of God, comma, which is the church of the living God, the pillar and stay, or the prop and support of the truth. So it is not written here that the scriptures or the Holy Bible is the pillar and ground of the truth, or the pillar and stay, the prop and support of the truth. Although the Bible is the word of God and it teaches us truth, to Timothy 3:16, yet particularly in this verse, 1 Timothy 3:15-16, if you read closely, the subject is the church of God, and this church of God, the house of God, is the prop and support, or the pillar and stay, or the pillar and ground of truth. 1 Timothy 3:15, King James Version, an amplified New Testament, and great and important and weighty, who confesses the hidden truth, the mystery secret of godliness. He, God, was made visible in human flesh, justified and vindicated in the Holy Spirit, was seen by angels, preached among the nations, and believed on in the world, and taken up in glory. Some authorities read God. God was made visible in the flesh. In the Living New Testament, 1 Timothy 3:15-16 reads, So that if I don't come for a while, you will know what kind of men you should choose as officers for the church of the living God, which contains and holds high the truth of God. Now, here in the Living New Testament, it is more clear because in verse 15, people inside the church of God are called the men you should choose as officers. So, the specific people, persons involved in the church of the living God, the household of God, are the men who are the officers of the church of God. And these men, these are persons, people, the church which contains and holds high the truth of God. So the church, through its officers or its leaders, contains and holds high the truth of God, or defend the truth of God and maintain the truth of God. They are the pillar and stay, the prop and support of the truth of God, the pillar and ground of the truth in King James Version. It is quite true that the way to live a godly life is not an easy matter, but the answer lies in Christ, who came to earth as a man,
was proved spotless and pure in spirit, was served by angels, was preached among the nations, was accepted by men everywhere, and was received up again to his glory in heaven. In the Revised Standard Version, 1 Timothy 3:15-16, reads as follows. If I am delayed, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and the bulwark of truth. So RSV varies from the King James Version. Instead of ground, from KJV, RSV uses the word bulwark of the truth. Indeed, great we confess is the mystery of our religion. So this refers to the religion which is the church of God. This does not refer, religion is not the Bible or the Holy Scriptures. Verse 16, the mystery of our religion. He, meaning Greek, who other ancient authorities read God, other manuscripts read which God was manifest in the flesh, vindicated in the spirit, seen by angels, preached among the nations, believed on in the world, taken up in glory. So the English version, King James Version, Amplified Bible, Living New Testament, and Revised Standard Version or RSV points to the church of the living God. Ang iglesia pong tinutukoy dito, hindi po Biblia, hindi po banal na makasulatan. Ang iglesia po ng Diyos ay ang haligi at suhay ng katotohanan. At dito sa Living New Testament in context, mga elders put leaders at officers of the Church of the Living God. Meaning, in context sa taas, mga bishops po to in 1 Timothy chapter 3, verse 1 and 2. This is still saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, and apt to teach. Napakaliwanag dito. Sa Amplified Version, and be a capable and qualified teacher. The saying is true and irrefutable. If any man eagerly seeks the office of the bishop or superintendent, overseer, he desired an excellent task. Excellent task, meaning ang superintendent, overseer, is the bishop. 1 Timothy 3:1-2 above. New Living Testament, it is true saying that if a man wants to be a pastor, more literary church leader or presiding elder, he has a good ambition, napakaliwanag, and must be a good Bible teacher. So yung Bible teacher sa Living New Testament, yung officers and leaders and elders of the church, yun po constitutes of the persons or the people inside the church of God. Yun po ang taga-depensa, taga-pagtanggol, taga-maintain, the prop and the mainstay and support of the truth. Mga tao po, yun din po ang Biblia. The Bible cannot defend itself if there is no church. It is the church who maintains the truth of the scripture. Kasi pwede yung Biblia gamitin ng mga hindi ka kasama sa mga iglesia, mamaliin pagturo. 1 Timothy 3:1-2, Revised Standard Version, the saying is sure. If anyone aspires to the office of bishop, he deserves a noble task. Verse 2, he must be sensible, dignified, hospitable, and an apt teacher. So yung Bible teacher, good Bible teacher, are the bishop. 1 Timothy 3:1-2. Ito nga, the layman's parallel New Testament. Read your Bible, the King James Version, 1 Timothy 3:1-2, in context with 1 Timothy 3:15-16, referring to the region of the Christian church, the Amplified New Testament, the Living New Testament, and Revised Standard Version. Now, ngayon, bago tayo mag-aral sa Greek in the verses of the Greek, lalabas Catholic Church talaga yan. Kasi wala namang English at tinataglik Jesus sa Matthew 16:18-19. You are Peter and upon this rock I will build my church. Kaya yung church na yun at tinataglik Jesus sa Matthew 16:18-19, yun ang haligi at suhay ng katotohanan. The mainstay, the pillar, and the bulwark of truth. Sa Tagalog Bible Version, 1 Timothy chapter 3, verse 15-16. Napakaliwanag dito ang hiwaga ng ating relihiyon. Mga tagapaglingkod sa iglesia, mga tagapangasiwa sa iglesia. Napakilawanag dito. Ang sino mang nagnanais sa maging tagapangasiwa sa iglesia o kaya'y obispo sa iglesia ay nagangad ng mabuting gawain. O sa verse 2, may kakayahang magturo. So tagapagturo ng katotohanan sa verse 15-16 sa baba ay ang mga obispo at mga tagapangasiwa at tagapaglingkod ng iglesia ni Tatag ni Kristo. Sa Matthew 16:18-19, yun yung tinutukoy sa 1 Timothy 3:15-16 sa baba.
upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung anong dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay. Ano yung sambahayan ng Diyos na buhay? Sa iglesia, na haligi at saliga ng katotohanan. Hindi magkakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. So, anong yung tinutukoy dito? Ang iglesia ng Diyos na buhay. Ang reliyon ng iglesia ng Diyos na tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19. You are Peter and upon this rock I will build my church and even the gates of hell shall not prevail against it. And I'll give to you, Peter, the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosened in heaven. Yun yun ang iglesia sa Diyos ang haligi at suway ng katotohanan. 1 Timothy 3:15. Itong ang bagong tikman, ang magandang balita, Biblia. Verse 16, hindi makakailan na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. Siya'y nahayag sa inyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu, nakita ng mga anghel. O napakaliwanag, ipinangaral sa mga bansa. Kaya Catholic kasi pinangaral sa mga bansa. Preach to all nations, to all the whole world. Hindi po international lang to, o national lang na reliyon, o iglesia. Kundi iglesia, pangkalahatan sa buong mundo. Napakaliwanag, ano? 1 Timothy 3:16, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa buong sanlibutan, at itinaas sa kaluwalhatian. Sa ibang manuscript siya, sa ibang matatandang manuskrito, ang Diyos ay nakita sa anyong tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu, kaya pinatunayang matuwid sa Espiritu. 1 Timothy 3, verse 15 to 16. Please, friends, paki-read your Bible, no? Basahin niyo ang Biblia. So you will learn Tagalog, English, any version, Protestant and Catholic. It is clear that the verse refers to the Church of the Living God, the House of God, built by Christ in Matthew 16:18-19, the pillar and household of truth. Ito po ang suhay at haligi ng katotohanan. Hindi po ang Biblia ang tinutuko dyan. Although ang Biblia nagtuturo ng katotohanan, 2 Timothy 3:16 to 17. Pero ang tinutukoy sa 1 Timothy 3:15-16, if you exegete this verse, ang iglesia talaga, and this refers to the Roman Catholic Church. Hian de Danmon, Hina, Hedestos, Dehen, Hoiko, Theo, Household of God, Anastrephesai, to behave, Hetesistin, Ecclesia, Theo, Hutus. Napakaliwanag. Church of the Living God, Ecclesia, Theo, Suntus, Stulos, Pilar, Kai, Hiedroma, Bulwark, Tes, Apelethias, Apethias, Alethias, Truth. So, ang Evdayoma, yun ang iglesia, Bulwark or Ground of the Truth, and Pilar, yung Ustulos. Hindi mismo ang Pilar, ang Biblia o ang katotohanan. Hindi mismo ang Pilar, ang Ground of Truth o Bulwark of Truth, ang katotohanan ng Biblia o Holy Scriptures. No, it is the Church. In the Greek, 1 Timothy 3:15-16. Napakaliwanag dito. Kai homologos menos mega estento tes Eusebiais mysterion hos ephanephethai hen sarke edikautho hen nyomate othre agelos ekothe hen ethesen epistete hen kosmo preach to all nations, to all the world. Napakaliwanag dyan. So ang context yan is Catholic, the Ecclesia Catholici. Now basahin natin ano yung mga words na involved. For example, pillar. O dito, tingnan natin sa vines, no? Dito, vines, complete expository dictionary of Old and New Testament words with topical index by W.E. Vine and Merrill F. Unger, William White Jr. So these are non-Catholic but Protestant scholars, Bible scholars. O tingnan natin dito ang pillar. Page 472 to 471. Pillar. Stulos. O yung sa Greek ko. Binasa ko sa New American Standard Bible na Greek interlinear. May Greek original sa New Testament text. Tapos mayroong English translation. Ang pillar dito, page 471 to 472, sabi ni Dr. Vine, pillar, stulos. Greek 4769, a column supporting the weight of a building. Ayan. So, ito yung pillar, ang iglesia to na nag-support sa buong
building is used metaphorically of those who bear responsibility in the churches. So mga tao to who bear responsibility in the churches, yun nga mga obispo, mga tagapagturo, mga Bible teachers. 1 Timothy 3:1-2 in context in 1 Timothy 3:15-16. Specifically as the elders of the church at Jerusalem, Galatians 2:9 and Acts 9:31, of a local church as to its responsibility in a collective capacity to maintain the doctrines of the church. So yung pillar, the mainstay, to maintain the truth of the scriptures, to maintain the doctrines of the faith, mga elders pala yun, mga church leaders. Those who bear responsibility, the elders of the church at Jerusalem, to maintain the doctrines of the faith by teaching, mga Bible teacher, yung obispo, 1 Timothy 3:1-2, and practice, 1 Timothy 3:15. Some would attach this and the next words to the statement in verse 16, 1 Timothy 3:16, in context ng 16. The connection in the English version seems preferable. Kaya napakaliwanag dyan. Tingnan natin ngayon dito sa Strong's Numbers and Concordance. 4, 7, 6, 9. Ito, vines to. So, ang iglesia yan. Oh, 4, 7, 6, 9. Dito tayo. Stulos. 4, 7, then 6, 9. Oh, stulos. 1 Timothy 15. The word it also found in Revelation 10:1. More correctly, stulos. Oh, also in Galatians 2:9, Revelations 3:12. Oh, napakaliwanag dyan. Oh, basahin natin, what does it mean? Often stulos, a pillar, a column. Stulos, puros, pillars of fire, flames rising like columns, Revelations 10:1. Oh, I will assign him a firm and abiding place in the everlasting kingdom of God, Revelations 3:12. So yung stulos, mga tao yun, mga church elders and bishops and leaders, Revelations 3:1-2, comma, verse 12, the angel and the bishop of the church, Revelations 3:12, used of persons to whose eminence and strength, the stability and authority of any institution or organization are due, Galatians 2:9. So yun nga mga obispo, mga leaders, mga apostol sa panahon ni Kristo at mga apostol, sila yung nakonstitute sa church, sa iglesia ng Diyos, bahay ng Diyos. They are persons whose eminences and strength, the stability and authority of any institution or organizations are due, Galatians 2:9. 1 Corinthians 5:2, and according to Clement's letter to Rome, napakaliwanag dyan. Oh, given by a Scotian ecclesiastical writer by Switzer, Thessalonians, Columen Republicae. Oh, a prop or support of the truth. So napakaliwanag, tes aletheias, the prop of support, 1 Timothy 3:15. Ay, napakaliwanag dito. Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament. Ang iglesia, mga obispo yun, mga apostol. E sino ang kasunod ng mga apostol? Acts 20:28, diba mga bishops? So, feed the church of God. The Holy Spirit has chosen you to be bishops or overseers to feed the church of God, which He purchased with His own blood. Acts chapter 20, verse 28. Kaya mga obispo ng Bible teacher, tagapagturo ng katotohanan sa Biblia, sa 1 Timothy 3:1-2, comma verse 15-16. So ayan, Thayer's Greek English Lexicon, 4:7, 6:8, binasa ko ngayon. Tapos tingnan naman natin dito ang yung isang word, no? Yung hedraioma. Hedraioma. What does hedraioma mean? Ito, Thayer's Greek English Lexicon pa rin of the New Testament. Page 169. Basahin natin dito. 1467 in the Greek. Oh, 1477. Oh, Greek 1477. Thayer's hedraioma. To make stable. So, hedraioma, to make stable, settle firmly. Tao ang gumagawa nun. Ang iglesia yun. So, ang hedraioma, pillar, and foundation, and ground of truth, is the church. Walang iba yan, ang Catholic Church na tinatag ni Kristo. Matthew 16, 18, 19, napatunayan natin sa previous ko ng mga live stream. O, basahan ko later. To make firm, immovable, steadfast, in the New Testament, metaphorically, of those who are fixed in purpose, 1 Corinthians 15:58, Colossians 1:23. O, napakaliwanag, hedraioma, no?
1 Timothy 3:15 in the Vulgate, firmamentum. Yung sa Latin, firmamentum in the Vulgate, yun yung stay, prop, and support. And the Authorized Version, sa King James Version, ecclesiastical writings, ground of truth, bulwark of truth, the basis of truth, the ground of truth. So napakaliwanag ang iglesia to, ang iglesia katolika, yung Hedraioma, Greek 1476. O, basahin natin ulit dito sa Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. Ang daming hindi alam nitong mga hindi katoliko eh. O, Hebrew 1477. Ang basahin natin sa Hebrew 1477 dito sa Strong's Numbers and Concordance, James Strong. Protestant scholar pa rin, ano? Hedraioma, from a derivative of Greek 1476. Hedraios, a derivative, immovable, makes settled or steadfast, means the support, figuratively, or basis or the ground of truth. So, ang suporta, taga-depensa, taga-pagtanggol, taga-maintain ng truth sa Bible, are the Bible teacher, the bishops, 1 Timothy 3:1-2. It is the church of the living God, Acts 20:28, Matthew 16:18-19, and 1 Timothy 3:15-16. Napakaliwanag dito. O, tingnan natin dito ang balik naman tayo sa Vine's Complete Expository Dictionary. Pilar, yun yung mga tao. Tapos ginamit ni Vine at ni Thayer at ni Strong itong Galatia 2:9. Tingnan natin, mga iglesia to, ang mga tao to. Hindi po to ang Biblia, ang salita ng Diyos, ng 1 Timothy 3:15, na haligi at suhay ng katotohanan. Galatia 2:9. Nakita ko sina Santiago, Pedro at Juan na mga kinilkilalang haligi ng iglesia. So haligi ng iglesia, the pillar and bulwark of truth, the church, specifically the apostles James, Peter and John, na mga kinilkilalang haligi ng iglesia, ang kadaganang loob na binigay sa akin kahit kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang mga kamanggagawa. Pinagkasundan namin na kami sa mga intil, mga ngaral, at sila namay sa mga Hudyo. So ito yung mga tagapangaral ng iglesia ng Diyos. 1 Timothy 3:15, Galatians 2:9. Ito yung mga obispo, mga apostles, pagkamatay ng mga apostoles, mga obispo ang pamalit ng simbahang katoliko, gawa 20:28. O Galatia 2:9, basahin natin dito sa Layman's Parallel New Testament. Napakaliwanag dito, ang iglesia talaga itong haligit suway ng katotohanan, hindi po itong Biblia. Mali ang pagka-interpret ng mga hindi katoliko kasi wala silang biblical exegesis in the original Greek words involved in 1 Timothy 3:15 sa pillar, hedraioma, then and ground or stay of the truth or prop of the truth o stylus. Napakaliwanag, pillar and bulwark of truth, Galatians 2:9. King James Version, and when James, Cephas, and John, who seem to be pillars, yun nga naging Kepha, you are Peter, and upon this rock, naging rock na, kaya sa Aramaic and Hebrew, Kepha na, Cephas na, yun na tinataga ni Kristo sa simbahan, Matthew 16:18, et ego de ketebe, et os Petros, et superhang Petram, edificabo, ecclesiam catholicam miam, et porta inferi, non favelebo adversus iam, Latina Vulgata, Matthew 16:18, Galatians 2:9, James, Cephas, and John, who seem to be pillars, ito yung pillar and ground of the truth. Mga leaders, mga apostles and bishops, sa 1 Timothy 3:15-16, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas, the right son of fellowship that we should go and preach unto the heathen, and they unto the circumcision. Ito itong tagapangaral, Bible teacher, ukol sa Biblia, at sa mga turo ng mga apostol through unwritten oral tradition, apostolic tradition. Amplified Version, New Testament, 1 Timothy, Galatians 2:9. And when they knew, perceived, recognized, understood, and acknowledged the grace of God's unmerited favor and spiritual blessing that had been bestowed upon me, James and Cephas, or Peter, and John, who were reputed to be pillars of the Jerusalem Church. So yung pillars of the Jerusalem Church dito, kay Vines, no? Binasa ko, page 471-472, sa stylus or pillar. Ito pala specifically, mga apostles, si Cephas, si James, Peter, at saka si John, pillars of the Jerusalem Church, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship with the understanding that we should go to the Gentiles and they to the circumcised, the Jews. Living New Testament, Galatians 2:9. Napakaliwanag dito. In fact, when Peter, James, and John were known as the pillars of the church, so ang pillar and bulwark of truth are the pillars of the church,
specifically Peter, James, and John dito sa context sa Biblia, Galatians 2:9, 1 Timothy 3:15. So how greatly God had used me in winning the Gentiles, just as Peter had been blessed so greatly in his preaching to the Jews. For the same God gave us each our special gifts. They shook hands with Barnabas and me, encouraged us to keep right on our preaching to the Gentiles, while they continued their work with the Jews. So kasama na dito mga apostol si Bernabe at si San Pablo, Revised Standard Version, Galatians 2:9. And when they perceived the grace that was given to me, James and Cephas and John, who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship, that we should go to the Gentiles, and they to the circumcised. Ayan, ang pakaliwanag dyan. Consistent ng Biblia, the Lemas Parallel New Testament, comparing four popular translations in parallel columns, the King James Version, paborito ng Protestante, puro Protestante ito, the Amplified New Testament, Protestante din, the Living New Testament, Protestante din, the Revised Standard Version, both Protestant and Catholic. So, maliwanag dyan, no? Kahit sa Tagalog Bible, binasa ko magandang balita, Biblia, Galatians 2:9, ang bagong tipan. Ganun pa rin. Ganun pa rin. It's used, been used by the same Greek word. Basahin natin, the same Greek word babas used in 1 Timothy 15 sa Galatians 2:9. Napakaliwanag dito, the same Greek word. Kay nontes, 10, karin, 10, dothesan, Moy, Jacobus, kay Kephas, kay Johannes, so James, Kephas, and John, hoy the contest, istuloy, pillars. Yun yung istuloy, pillar, and ground of truth. 1 Timothy 15 in the Greek. Merong istuloy dito nga Greek word, meaning pillar. Ganun din, it refers to James, Kephas, and John. Istuloy, pillars, plural istuloy, Henai, Dekias, Hedokan, Hemoy, kay Barnabas, Kenonias, Hinahomes, Bernabe, and me, St. Paul, was given the spirit of fellowship to preach to the Gentiles. Sila Pablo, Bernabe, Santiago, si Apostol Pedro, tinataga ng Iglesia ng Panginoon Jesus Christ, Matthew 16:18-19, at si Juan, at mga apostol, at mga kasunod nila, mga obispo, 1 Timothy 3:1-2, Acts 20:28, 1 Timothy 3:15-16, Matthew 16:18-19, and Galatians 2:7-9. Napakaliwanag dito. And again, I will repeat. Dito sa vines, maliwanag dito. Ang iglesia dito, refer, is only to the Catholic Church. By the way, another term used in the Greek na synonymous sa term na edrayoma. No, edrayoma, ground. No? Ground of truth, bulwark of truth. Is also another Greek term, themelios or foundation. It is a noun, themelios or themelion, page 254 of Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words with Topical Index. Kaya mag-aaral tayo ng Old and New Testament words to know the proper exegesis and hermeneutics of a certain biblical phrase or biblical verse in the Bible, any verse in the Bible, especially the Old New Testament. For example, we are studying here 1 Timothy 15, yung equivalent or synonymous with the word ground, hedrayoma, in the Greek, themelios, themelion, Greek 2:3:10, is properly an adjective denoting belonging to a foundation connected with sesame to place. It is used as a noun with lithos, a stone. So, yun nga eh, the word Peter, a rock, a stone, and upon this rock I will build my church. Understood as a noun with lithos, a stone, understood in Luke 6:48-49, Luke 14:29, Hebrews 11:10, Revelations 21:40-19, as a neuter noun in Acts 16:26, and metaphorically of the ministry of the gospel and the doctrines of the faith, Romans 15:20, 1 Corinthians 3:10-11-12, Ephesians 2:20, where the of is not subjective, consisting of the apostles and the prophets. Apostles and prophets ngayon itong mga tao sa iglesia ng Diyos eh. Hindi ang Biblia, hindi po ng sacred scriptures, but objective laid by the apostles. So in 2 Timothy 2:19, where the foundation of God is the foundation laid by God, that church which is not a foundation but Christ himself upon whom the saints are built, Hebrews 6:1, good works, 1 Timothy 6:19. O basahin natin itong Episodes 20. Isang talata lang, Episodes 20. Dito sa magandang balita, Biblia, ano ang pundasyon dito? Themelion. Na equivalent or synonymous with edrayoma sa Greek term na ground or basis of bulwark of truth. Epeso Kapitulo 2, Versikulo 20. Napakariwanag dito.
Magandang Balita Biblia, ang Bagong Tipan, Episodo 20. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyon. O, pundasyon, ang iglesia to. Inilagay ng mga apostol at mga propeta sa walang pundasyon. The themelion are the apostles and the prophets. Ng batong panulukan, the chief cornerstone, is Jesus Christ, si Kristo Jesus. Sa pundasyon inilagay at mga propeta, o kaya sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, kay Kristo Jesus sa ibang manuskrito ay sa Panginoong Jesus. Ephesians chapter 2 verse 20. Please also read 1 Corinthians 3, 10 to 12. Romans 15, 20. Ang mga apostol po nag-lay down ng foundation sa aral at doktrina. Hindi po ang Biblia, ginamit nilang Biblia to teach truth, pero sila ang nag-interpret, sila nag-exegete, tulad ng ginagawa ko ngayon ni Brad Alvin. That I use the Bible cannot self-interpret itself, the Bible cannot explain its truth, although it is truth itself, but it cannot explain itself. It needs a church, it needs an exegete like me, who knows hermeneutics and exegesis, to explain the truth of the Bible. Romans 15:20. Bagong Tipan, Magandang Balita, Biblia, ganun din. Ang hangad ko, ipangaral ko ito sa mga lugar na hindi pa nakakilala si Kristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. So ang pundasyon talaga itinayo tayo, tao yun, mga obispo yun, mga apostol na magtuturo ng aral to preach the good news according to the Bible, Romans 15:20. So again, hindi po Biblia at Holy Scriptures ang pillar and foundation of truth, kundi ang Catholic Church, napakaliwanag dyan. Now dito, balik tayo dito kay Vines, no? Ang assembly o church dito, walang iba ang iglesia na tinatag ng ating Panginoong Kristo, no? Dito sa Assembly, Vines, Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Terms. Assembly, Ecclesia, Greek 1577, from ek, out of, and ecclesia sa calling, kaleo to call, was used among the Greeks of a body of citizens gathered to discuss the affairs of the state, Acts 9:39. In the Septuagint, it is used to designate the gathering of Israel, summoned for any definite purpose or a gathering regarded as representative of the whole nation. In Acts 7:38, it is used of the whole Israel in Acts 9:32 and 41 of Arayus. Dito, take note dito, sinabi dito. It has two applications, yung iglesia, assembly, iglesia, to companies of Christians. A, to the whole company of the redeemed throughout the present era. The company of Jesus Christ said, I will build my church, Matthew 16:18-19. So, yung iglesia, yung assemblya na tinatag ng Diyos kay Pedro, na pillar and ground of truth in 1 Timothy 3:15, Galatians 2:9, etc., Romans 15:20, Ephesians 2:20, 1 Corinthians 3:10-12, etc. Ito yung iglesia, how lahat ng mga tinubos at niligtas ng Panginoon hanggang ngayon, the present era, pero patuloy ito, which is further described as the church, which is His body, Ephesians 1:22, Ephesians 5:23. O tingnan natin, Ephesians 1:22, Ephesians 5:23. Kung hindi ba yan ang iglesia na si Kristo ang ulo, ang katawan niyang iglesia. Epeso Kapitulo 5:23, Epeso 1:22-23. Ipinalalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa niyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. He is the head of the body, which is the church. So, ang tagapagturo si Kristo, pero siya ang ulo ng iglesia, kaya ang iglesia, tagapagturo din kasi ang ulo nandun sa langit. Ang magtuturo sa atin ngayon sa katotohanan sa Biblia, na sa ulo, nakadikit sa ulo, ang iglesia katolika, Efeso 1:22-23, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Efeso 5:23, inulitin sa Efeso 1:22-23, Ephesians 5:23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas dito. Napakaliwan ng Efeso 5:23, Efeso 2:20, Efeso 1:22-23, ang Bagong Tipan, Magandang Balita, Biblia. Si Kristo ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan, so Kristo na tagapagturo, magtuturo sa paraan ng kanyang mga church leaders, nakasunod niya mga apostol at mga obispo na magtuturo sa buong sanlibutan. Yun ang Catholic Church, 1 Timothy 3:15-16. O, napakaliwanag dyan. Napakaliwanag. Basahin natin patuloy. O, in the singular number, Matthew 18:17, in the Revised Version,
margin congregation to accompany consisting of professed believers. In Acts 20:28, yung Iglesia sa Diyos. Unang Korinto 1:2, sa Iglesia sa Diyos din. Galacia 1:13, unang Tesalonica 1:1, Dostelica 1:1, at unang Timoteo 3:5, at unang Timoteo 3:15 in the plural with reference to churches in a district. Ngayon, dito na tayo, dalawa, tatlong sitas. There is an apparent exception in the revised version of Acts 9:31, where while the King James Version has churches, plural, the singular seems to point to a district, but the reference is clearly to the church as it was in Jerusalem, from which it had been scattered in Acts 8:1. So, ang iglesia sa Jerusalem na daw sa Acts 8:1, sabi ni Vines, no? At nasa Jerusalem, ang iglesia, no? Tingnan natin anong iglesia sa Jerusalem. Yun yung sa Galatians 2:9, binasa natin kanina, na yun ang pillar and foundation of the truth sa living New Testament at sa Amplified New Testament, Acts 9:31. Tingnan natin anong simbahan to. Hemenhon, ito yung church in Jerusalem, Ecclesia Catholicis Kayudia. Ang iglesia pala sa Jerusalem, Ecclesia Catholici, Ecclesia Catholicis Kayudias, kay Galileus, kay Samaria. Ito po sa New American Standard Bible, Greek interlineal, may Greek o may English. Sabi dito ni Vines, sa assembly o church, yun ng Iglesia Katolika. Ang Iglesia sa Jerusalem, walang ibla, Iglesia Saudia, Iglesia Catholicis, kay Iudis, kay Galas, kay Samaria, in the Greek. Pakaliwanag dyan, o dinagdagan pa ni Vines. Again, in Romans 16:23, that Gaius was the host of the whole church, meaning the Catholic Church, Iglesia Katoliki, simply suggests that the assembly in Corinth had been accustomed to meet in his house, where also Paul was entertained. See church. O Romans 16:23, tingnan natin kung Iglesia Katolika ba ang nakasulat dito sa Roma 16:23, tulad ng Iglesia Katolika Saudia. Tingnan natin kung sa Roma 16:23, ginagamit ko ito palagi sa tema ko ng True Church sa mga debate ko. Kasi nakabatay ito dito sa pinag-aralan ko, hindi ako nag-ibinto. I exegete and interpret through the biblical terms na mga Greek terms dito sa Biblia, letra po letra. Romans 16:23. Has pasito ako mas gayas ulemas mo. Catholicis Ecclesias. So, Catholic Ecclesias. Catholici Ecclesia. Pro-Romaios. Romans. Catholici Catholic. Ecclesias Church. Roman Catholic Church. Romans 16:23. Mentioned by Vines tulad ng Acts 9:31, yun yung tunay na iglesia sa 1 Timothy 3:15, the pillar and foundation of truth, at tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18, you are Peter and upon this rock I will build my church. So, wag na kayo magpaloko, mga Katoliko. Roman Catholic Church po ang pillar and foundation of truth. Tinutukoy ni San Pablo sa 1 Timothy 3:15. Sa mga scholars, Strong's, Thayer's, basahin ko rin ngayon ng Strong's at Thayer's later, na Catholic Ecclesia talaga yan. Oh, the word is also used in Hebrews 12:23, coupled with the word church as applied to all believers, yung whole church, all believers, universal church yun, or general Catholic church who form the body of Christ. So, ang katawan ni Kristo sa Epeso 1:22-23, Epeso 5:23, Ecclesia Catholic eh. Oh, basahin natin. Basahin yung King James Tagalog version sa Hebrew 12:23. Pangkalahatang pulong at iglesia. Pangkalahatang pulong at iglesia. Kung basahin natin sa King James Version, the general church of the firstborn, so yung general, meaning universal, Catholic yun, ginamit ni Vines, Hebrews 12:23, Acts 9:31, at Romans 16:23, Catholic church po yun, hindi po yun ibang iglesia na protestante at hindi katoliko. Kaya napakaliwanag dito, bistado na talaga mga protestante, Adventist at Baptist. Mali ang kanang interpretation sa 1 Timothy 3:15, hindi po yun Biblia. Hindi po Biblia ang haliga at suhay ng katotohanan. Ang iglesia po, ang Iglesia Katolika, Hebreo 12:23. And to the church, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven. Sino lang may mga santo, mga kaluluwa na punta na ng langit, mga santo at santa. Mga Katoliko lang, general assembly and church of the firstborn, King James Version. Ibig sabihin general assembly, Catholic universal assembly. Ang assembly dito, universal church. General Assembly, para hindi tayo maloko, napakaliwanag dito. Oh, Assembly, Ecclesia, napakaliwanag oh. Oh, oh, napakaliwanag dyan. Yan. Ginamit yan oh. Oh, ginamit. Matthew 16:18, ginamit yan. Tapos dito naman sa kabila,
o ginamit dyan, Acts 9.31, Acts 8.1. Ang iglesia doon sa Jerusalem, Ecclesias Catholic in Judea, Acts 9.31 in the Greek. Ginamit niya ni Vines, Romans 16.23 at Hebrews 12.23. Hindi po ako nangluloko dito. Katotohanan ang gusto natin malaman, kaya nabisto. Ecclesia Catholica. Meron talagang Ecclesia Catholica 2.5 to 7 years na laman at strong. Pinaulit-ulit ko to eh. Bumili kayo ng ganito. Yung interesado mo bili, bumili kayo sa akin, contact me. Kaya marami tayong supply dito. O, 2.5 to 7, may Ecclesia Catholica ba? Dito sa Biblia. Meron po. O, Catholio. Napakaliwanag dito. Catholica. O, Katos Didescon. According as 2.5 to 6. O, Catholicos. Catholio. General, universal, napakaliwanag dyan, oh, Catholicos 2.5 to 6, 2.5 to 5, Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament. So yung General Church of the Firstborn, oh, General Church of the, General yan, universal, Thayer's Catholic Church yun, yung Hebrews 12.23 na binabanggit ni Vines dito, no? Sa assembly or church, anong page sa Vines? Expository Dictionary of the New Testament and Old Testament Word. Anong page? Page 42 to 43 dito sa Vines. General Assembly dito sa Thayer's. Ano yun? Catholicus Universal. O, Catholicus kai koine estopia. Catholic Ecclesia. O, Catholic Ecclesia. Meron ding epistolae catholicae. The epistles of James, Peter, John, and Jude. Kay Katoliko nga yung Galacia 2.9, Iglesia sa Jerusalem, ang mga pillar doon, mga leaders, si James, Peter, o Peter or Kephas, and John, sila yung nasumulat ng Epistola Katolika at Sancti Petri Apostoli. First and second Catholic Epistle of St. Peter the Apostle, o the Wireless Version and Chaloner's Version, based on the Latin Vulgata, based on the Greek, Epistolae Catholicae. So, Katoliko si Pedro sa Matthew 16:18-19. Katoliko din si James, si John, at si Jude. Epistola Catholica ad Sancti Jude Apostoli. The Catholic Epistle of St. Jude Apostle. Epistola Catholica ad Sancti Juan Apostoli. Kaya sila yung mga pillars, Epistola Catholica ad Sancti Jacobi Apostoli, Catholic Epistle of St. James Apostle, Catholic Epistle of St. John Apostle, Catholic Epistle of St. Jude Apostle, Catholic Epistle of St. Peter Apostle, Galatia 2.9. Yun yung pillar and bulwark of truth. Binensyon ni Vines ito, page 43 at 42, na Matthew 16, 18-19. Walang iba. Yung Epeso 1, 22-23, Epeso 5-23, tapos 1 Timothy 3.15, the pillar and bulwark of truth. Refers po yun sa Acts 9.31, the church in Jerusalem, the Ecclesias Catholics, Ecclesia Catholicae, dito sa New NASB, Greek Interlinear English Bible, tapos, napakaliwanag dyan, wala na, the score is already settled, huwag tayong maglukuhan dito, o dito sa Strong's, makapal to na libro, 2.5 to 7, Greek 2.5 to 7, tingnan natin kung wala ba, meron, 2.5 to 7 sa Greek, dito sa Strong's. Ayaw lang maniwala nitong iba eh. Gusto sila ng kasinungalingan. Sabi ni Ren Fuentes, gusto daw siya ng katotohanan. Eh, ba't hindi kayo sumusunod dito, nag-aaral dito sa pinag-aralan ko? O, Catholicos, Greek 2.5-6. Catholicos from Greek 2.5-7. Universal, General Catholio from Greek 2.5-6 and Greek 3.6-50. On the whole. So, yung the whole church sa Vines, Romans 16.23, at all, Catholio yun, Catholic Ecclesia. Anong page to? Page 1637, Greek 2526, Greek 2526 to 2527, Catholic Ecclesia, General Assembly. Yun yung tinutukoy dito ni Vines. Yun din ang tinutukoy dito ni Thayer's, Catholic Ecclesia. Yun din dito sa Biblia. Pag-aralan no, Roma 16:23, Pro-Roma is Catholicos Tes Ecclesias, Roman Catholic Church, letra po letra. Acts 9.31, mention ni Vines, the church in Jerusalem, Ecclesia Catholici, Kayudia, Iglesia Catholica Saudia. Yun ang tinatag ni Christ, Matthew 16.18. You are Peter and upon this rock I will build my church. Lahat ng Biblia, mag-aral kayo, mga Katoliko. Sundan nyo itong
exposition, could then share this to the public, share to your Facebook wall, to your groups and pages para mga Katoliko at hindi Katoliko malaman nila. Hindi po Biblia at Holy Scriptures ang haligi at sukay ng katotohanan. Although ang Biblia nagtuturo ng katotohanan, 2 Timothy 6:16, yes, we admit. But meron magtuturo ng katotohanan na nakasulat sa Biblia. Yun yun ang Catholic Church, the Ecclesia Catholici, Matthew 16:18, 19, tinatag ni Kristo. Acts 9:31, yun yung Iglesia sa Jerusalem, Iglesia Katolika. At pumunta sa Roma, pag 70 AD, nasira ang buong Israel, pumunta mga apostol, mga bispo sa Roma, kaya naging Roman Catholic Church, pro-Romaeus Catholicites Ecclesia, Roman Catholic Church, Roman 16:23. Mention dito ni Vine at Hebrews 12:23, the General Assembly, General pala Universal Catholic Church pala yun. Sabi na Vines, oh, William Vine, Augustus and James Strong, malalaki ito na libro, at mga Greek scholars, at Thayers. Ito malalaki na pangalan eh, Thayers, Vines, Strongs, tapos meron tayong Greek interlinear dito, at mga Biblia. So ano pa ang hinahanap natin, napatunay natin, Iglesia Katolika. Ito ang tama exegesis ng 1 Timothy 3:15. So hanggang dito lang po, pagka-share po again. Maraming salamat po, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us, don't bring us to the test, but deliver us from evil, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell, and lead us to heaven, especially those who need most of the divine mercy. Lord, please protect us and guide us, and continue shower us your love, grace, and blessings, as we make the sign of the cross in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Friends, until now, bukas I'll try to make another live stream again. Paki-share po sa inyong walls, group and pages para marami pong Katoliko makaalam at hindi yung maloko. Pati Protestante, mga Adventist at Baptist, nanganga na sila nang nag-live stream, ako. No? Maliwanag talagang simbahang Katoliko ang tunay na simbahan. Tinatag ni Kristo ayon sa Matthew 16:18, 19. Inimbitahan ko rin lahat ng taga Cebu, punta kayo sa Landers ngayon. Pupunta na ako. I'll be on my way after this live stream. At mayroon tayong Monday weekly Bible study, 7 to 9 p.m. Kasama natin doon si Reverend Father Fran Villegas, ating National Spiritual Director sa CFD, si Bad Ramon Gitamundog, Professor Owen de la Victoria, at iba pa mga Catholic Faith Finders dito sa Cebu. So kita-kita tayo doon sa Landers Chapel, Mabolo, Cebu City, 7 to 9 p.m. tonight. Bye-bye, God bless. Shoutout pala kay De La Serna Rinconada, Cristina De La Serna Rinconada, shoutout, and to all others who are watching my live stream. Bye-bye, God bless. Please pray for me and my apostolate, Prodeo.